Hi, ako nga pala si Miguel Balagapo, isang grade 11 student, katulad mo na nasa bahay lang din simula nung nag-lockdown. Tulad mo na gusto rin mag-volunteer para maging bahagi ng solusyon. Kaya lang, bata pa tayo, kaya hindi tayo pwede lumabas. Katulad mo na gusto rin mag-donate para sa nangangailangan. Kaya lang, wala pa tayong kita, wala rin tayong sweldo. Pero isa lang naman yung gusto natin at hindi tayo magpapaawat upang makibahagi sa pagtulong. Kahit bata pa lang tayo, meron tayong magagawa. Sabi nga sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If then my people upon whom my name has been pronounced humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, I will hear from heaven and pardon their sins and heal their land." Sabi ko nga sa inyo ay meron tayong magagawa. Ang manalangin para sa bayan, lalo na sa nagaganap na krisis. At mula sa ating dasal, asahan natin na ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako ay tutuparin niya ito. At pagagalingin niya ang ating bansa sa sakit ng COVID-19. Kailangan lang ay mapagkumbaba tayo at manalangin tayo ng sabay-sabay. Samahan mo kami sa aming panalangin. Balay mo, ikaw lang pala ang kulang sa pagdarasal namin para maging ganap ang pagtugon ng Diyos sa ating hinaing. Tara, manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, narito po ako ngayon sa inyong banal na presensya upang ipaalam sa inyo na kayo ang dakila sa lahat ng inyong nilikha. O Diyos Ama, aming Ama, naniniwala po ako na ikaw din po ang magliligtas sa krisis na kinakaharap ng aming bansa, sa krisis na kinakaharap ng buong mundo ngayon. Ikaw ang tagapagpagaling ng may mga sakit. Pinapasalamatan ka namin, o aming Diyos. Pinupuri ka namin. Walang katulad ang inyong pagmamahal sa amin. Kahit na wala kaming karapat-dapat sa inyong banal na presensya, ay handa pa rin po kayong tanggapin kami upang pakinggan ang aming mga panalangin. Aming Diyos, sa pagkakataon na ito, ibinababago din po namin ang aming sarili at inaamin ang madalas na pagkalimot na ikaw ay andyan para sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga nagawa, at nagawang hindi niyo po nagustuhan. Ang aming isip, puso, katawan, at espiritu na nagkaroon ng kasalanan sa iyo, nilalapit po namin maging ang mga gumugulo sa aming mga isipan at ang kabigatan ng aming mga nararamdaman. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Sa pagpapatawad niyo po ng kasalanan ay gagawin po namin ang lahat na aming makakaya upang maging mas mabuting tao. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Mangusap po kayo, manahan sa aming mga puso, at pangunahan ang aming mga buhay. Panginoong Diyos, batid niyo po ang sitwasyong aming nararanasan sa ngayon. Hinihiling ko po na sana matapos na ang krisis na ito. Sana ay bumaba na ang bilang ng mga COVID positive at tuluyan ang bumalik sa dati ang bawat community. Naway, pagalingin niyo po ang mga naging positive sa COVID-19 at ang mga taong under investigation pa lang. Kayo po ang magbigay ng kagalingan at comfort sa bawat isa sa kanila, sampu ng kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng lakas at pag-asa upang labanan ang kinakaharap nilang pagsubok sa ngayon. At sana gumaling na rin ang lahat at hindi na madagdagan pa ang nahawaan ng sakit. Idinadalangin ko rin po ang mga taong nakapaligid sa kanila na bigyan niyo po sila ng
pangunawa upang hindi nila maranasan ang diskriminasyon. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nasa ilalim ngayon ng Enhanced Community Quarantine at ang bilang po ng mga nagkakasakit ngayon dahil sa COVID-19 ay patuloy na tumataas. Naway gabayan niyo po ang mga people under monitoring. Sana po ay hindi na sila magpositibo sa virus na ito. Naway gabayan niyo po sila at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan ang kanilang pinagdadaanan na problema at ibayo pang pagtitiis habang sila ay naka-quarantine. Bigyan niyo rin po sila ng dagdag pang pananampalataya at pag-asa. Sana rin po ay marami pa ang taong tumulong at mag-donate ng mga pagkain, gamot at medical supplies upang ang mga taong nangangailangan ay hindi magkulang. Kayo na rin pong bahala sa kanilang mga pamilya at kaanak. Kayo po ang magbigay ng comfort sa bawat isa. Panginoon, naway malampasan po namin sana itong krisis na ito at tulungan niyo po kaming magpatuloy at magtiwala sa inyong kakayahan. Panginoon, sa mga nakakatanda, sana po ay bigyan niyo po sila ng malakas na resistensya upang malabanan po ang COVID-19. Sana po bigyan niyo po sila ng malakas na kalusugan at tamang proteksyon. Sa mga kabataan naman po ay ganun din. Sana po bigyan niyo po sila ng malalakas na resistensya upang hindi po sila mahawa sa sakit na COVID-19. Sa lahat naman po ng tao na mahina ang resistensya, bigyan niyo po sila ng lakas at gabay upang malabanan ang pandemic na ito. Panginoon, marami po sa bansa namin ngayon ang nangangailangan ng tulong. Naway gabayan niyo po sila, palakasin ang resistensya at panatilihing ligtas, lalong-lalo na mga may hirap at nasa laylayan. Ipuin niyo po ang puso ng mga nakaluluwag sa buhay upang tumulong sa mga kapuspalad. Kayo po sana ang magkaloob sa kanila ng kanilang kailangan sa pang-araw-araw. Idinadalangin ko rin po ang mga kaluluwa na yumao na dahil sa COVID-19. Naway kasama niyo po sila ngayon sa inyong kaharian. At Panginoon, balutin niyo po ng pagmamahal ang puso ng bawat miyembro ng pamilyang naiwan upang sila ay maging matatag at malakas. Naway matatag po sa kanilang isipan na may Diyos amang gagabay at hindi sila iiwan kailanman. Tanggalin niyo po ang takot sa puso ng bawat isa at bigyan niyo po ng rason ng umiti pa rin sa kasagsagan ng pagsubok na ito. Iparamdam niyo po sana sa kanila ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaligtasan ng kanilang buong pamilya. Panginoon, sana ay maging sensitibo ang mga public officials sa kanilang mga desisyon at prinseso ito ng ayos. Bigyan niyo po sila ng karunungan at takot sa inyo. Naway makinabang ang gobyerno at ang mga tao sa desisyong ito. Turuan niyo rin po ang mga mamamayan na respetuhin ang ating mga pinuno kahit na hindi nila gusto ang pagmamalakad. Naway mabawasan ang mga reklamo sa social media at matutunan na lang na makiisa ang mga Filipino. Dakila sa lahat. Sana po ay tulungan ninyo ang aming gobyerno mula sa presidente hanggang sa pamalang lugar upang kami makaraan sa COVID-19. Ipakita niyo po sa amin na ikaw ang tunay na tagapagligtas sa amin sa gitna ng pandemyang ito. Panginoon, turuan niyo po ang mga mamamayang Pilipino na magkaroon ng pagmamahal sa bawat isa at nang magkaroon sila ng tiwala sa gobyerno. Naway sila ay matutong respeto sa kapwa, lalo na sa mga leader ng ating bansa, para maiwasan din ang pangbabastos sa social media. Gabayan niyo po kami upang maayos ang mga issue ng aming bansa, lalo na ang sakit na COVID-19. Naway magdasal ang mga mamamayan at magtiwala sa Diyos at kapwa. Magbigay gabay at suporta sa isa't isa at makamit ang pagkakaisa. Panginoon, inilalapit ko po sa inyong makapangyarihang kamay ang lahat ng frontliners ng aming bansa. Lahat po ng nurse, lahat po ng healthcare workers, lahat po ng paramedics, mga pulis, sundalo, bumbero, at ang mga magsasaka namin. Pati po ang mga journalists, pharmacists, mga staff po sa grocery store, at mga delivery drivers po. Pati na rin po ang garbage collectors, sanitation workers,
at ang mga barangay volunteers. Mas lalo na po ang mga doktor at ang kanilang mga assistant na patuloy na sumusuporta at nag-aasikaso sa mga pasyenteng COVID positive na po at sa pasyenteng under investigation at sa mga pasyenteng under monitoring pa lang mga po. Panginoon, balutan niyo po sila ng inyong protection laban sa virus na po na ito. Huwag niyo pong hahayaan na ang takot ay bumalot sa kanilang mga puso na para na siyang magiging dahilan na sa pagtigil sa kanilang pagtatrabaho. Bagkus, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob at tapang. Ipinagdarasal ko rin po, Panginoon, ang mga healthcare workers at mga healthcare facilities po namin. Sana po dumami pa po ang mga healthcare workers po namin. Ipinagdarasal ko rin po ang mga safety gear po ng mga doktor at nurse namin. Sana po mabigyan pa po sila ng kanilang mga pangangailangan upang patuloy po nilang matulungan ang mga taong nangangailangan. Sana rin po, maabutan na rin po ng tulong yung mga doktor po na nasa baryo na patuloy po nagbibigay ng suporta, patuloy po nagbibigay ng tulong sa pinakamahihirap naming kababayan. Panginoon, naniniwala po ako na kaya niyo pong tapusin itong virus na to. Lord, may our frontliners stay safe during this outbreak. May they never run out of their needs like face masks, ventilators, beds, and other necessary things for their safety. We also give them thanks for the services and the way they try to stop and pry the virus away. Lord, please don't let the others give up during these times. Without our frontliners, we will all end up in ruin. Our frontliners are the ones who help us. Please don't let them give up and lose hope on their work. Lord, I ask you for your generous heart to provide the workers and employees their needs. Protect them from any distress and discomfort. Touch the hearts of the concerned employers and offices to provide their essentials. Please also send our thankful regards towards them for trying to save us from this pandemic and trying not to let it spread anymore while the vaccination is being created. Dahil sa kabila ng pandemic na aming kinaharap, ay hindi niyo po kami pinabaya. Naway masunod ng lahat ang pinatupad na enhanced quarantine at ang tamang paggamit ng mga protection upang maiwasan ang sakit. Gabayan niyo po yung mga taong lumalabas na may quarantine pass para bumili ng mga importanteng bagay. At bigyan niyo po ng lakas ng loob ang mga taong nawawala ng pag-asa. Naway magpatuloy ang mga taong tumutulong sa iba at naway magbigyan ng tulong ang mga taong nangangailangan. Panginoon, salamat po sa kasiyahan na binibigay mo sa amin sa kabila ng mga nagaganap sa aming paligid. Naway maging matatag, produktibo at malusog kami ngayong mayroong enhanced community quarantine. Ito rin po ang maging daan upang bawat tao ay mas mapalapit sa inyo. Basbasan niyo po kami ng banal na espiritu upang maging ligtas kami sa lahat ng oras. Panalangin namin na bigyan niyo po ng lakas ng loob at katatagan ang mga taong malayo sa kanilang pamilya sa panahong ito. Dalangin ko rin po na ingatin niyo at bigyan ng protection ang bawat tao na may hawak ng quarantine pass upang bumili ng pangangailangan ng bawat pamilya. Ilayo niyo po sila sa anumang infeksyon at makarating sila sa kanilang tahanan ng ligtas. Salamat dahil tunay ngang ikaw ang aming ama na kumakalinga sa amin. Panginoon, malaki ang naging epekto ng COVID-19 sa iba't ibang businesses sa aming bansa. Marami ang nagsala at hindi na magpapatuloy pa. Inilalapit namin sila sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng kanilang operasyon at plano upang hindi sila malugi sa panahong ito. Gabayan mo po sila at bigyan ng talino upang makayanan at mapagtagumpayan nila ang crisis na ito.
ininadalangin ko din po ang ating mga religious leaders na naway mabigyan niyo po ng lakas ang bawat isa upang patibayin palalo ang kanilang pananampalataya at ipaglaban ang spiritualidad ng bawat isa. Bigyan niyo po sila ng gabay upang ipagpatuloy ang kanilang misyon at bukasyon para sa kinabukasan ng reliyon at mga tao. Di man sila pansin ng karamihan, ngunit dahil sa pagkakataon na ito, nais ko po silang pasalamatan dahil kahit may announced community quarantine, patuloy pa rin nilang ginagawa ang kanilang tungkulin bilang alagad ng Diyos. Pinagdarasal ko rin po ng bawat isa na sila ay maging ligtas sa COVID-19. Maraming salamat po dahil ang mga religious leaders ang instrumento ninyo upang magkaroon ng pag-asa at sila ang tunay na spiritual frontliners ng aming bansa. Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng lakas at ng kapangyarihan para malabanan ng virus na ito. Upang sa gayon ay magawa lang natin ang ating tukulin sa ating buhay na ipinagkaloob niya. Sana makalhanap na ng lunas ang mga doktor at espesyalista para malabanan natin ang sakit na ito. Maging lesson sana sa buhay natin ang mga nangyayari kung disiplinado at sumunod sa inuukulan at sa gobyerno. Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo na ikaw lagi nagbibigay ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Sa sitwasyon ngayon, kami nahihirapan sa crisis na ENCOV. Sana bigyan niyo kami ng lakas ng loob at patnubay sa pang-araw-araw. Kami patuloy na niniwala at mananampalataya sa iyo. At sana bigyan niyo ng karunungan at kaalaman ang mga scientists or researchers upang magamot nila yung sakit. At sana rin pagdising ng umaga, okay na po ang lahat. At ang mga pagising na may liwanag ang aking nakikita, ako'y nagpapasalamat. Amang Diyos, ipinagpapasalamat po namin sa inyo ang mga gumagaling na COVID positive. Nawa ay patuloy na rin gumaling, pati na rin yung mga natitira at yung mga nakaramdam ng sintomas. Maraming salamat po sa patuloy na patnubay sa mga tao at sa inyong dakilang pagmamahal. Salamat Lord sa patuloy na kagalingan ng mga taong naapektuhan sa mga sakit. At maraming salamat din po dahil binigyan niyo ng kakayahan at karunungan yung mga doktor na gamutin yung mga sakit. Maraming salamat po sa mga frontliners dahil patuloy pa rin ang serbisyo nila kahit ganito yung sitwasyon natin. Alam kong hindi maganda yung sitwasyon natin ngayon, Panginoon. Ngunit hindi ito hadlang para hindi kami magpasalamat sa inyong gabay at protection. Salamat Diyos dahil kahit kailan hindi kayo nagkulang. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabalaan. Maraming salamat sa pagkaloob mo kay Maria. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, kaluwalhatian, at walang hanggang pasasalamin. Ang lahat ng ito ay aming sinasamot, dinadalangin sa inyo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pakikipisan ng Espiritu.